Hi guys, nandito nga po pala tayo ngayon sa crossing sa Cabanatuan City. Habang ako pinaglalakad, nakita ko po si Ate Jonah Santos. Ayan po, siya po'y kasama po niya yung tatlong anak niyang maliit, tsaka po isang dumadalagita. Sila daw po'y galing ng Bulacan. Sila daw po ay tumaka sa kanyang asawa. Kasi daw po binubugbog daw po sila ng kanyang asawa. Di ngayon po, sa terminal po sila nababa. Ngayon po, may naawa po sa kanila sa terminal. Dahil wala nga po silang pamasahe, binigyan po sila ng 1,000. Ngayon po, nung binigyan po sila ng 1,000, sumakay naman sila sa jeep. Ibinaba naman sila dito sa crossing. Binigay nila yung 1,000. At hindi naman na ibinigay yung sukli. Kung sino man yung driver ng jeep na yon, hindi ka na naawa kala Ate Jonah sa ginawa mo. Sila'y walang pera, walang pamasahe. Paano silang makauuwi ng Aurora Isabela? Ayan po. Kaya sabi nga kay Ate, huwag ka na akong mag-asawa. Yung po ay pangalawa po niya palang asawa yon. Yung una po niyang asawa, ang anak daw po niya, yung kasama din po niya ngayon na dumadalagita. Yung sa pangalawa naman daw po ngayon, eh yung tatlong maliliit na bata. Yung isa nga po ay may sugat pa sa ulo, ang laki-laki. Kaya sabi ko, eh Ate, alagaan mo na lang ka ako, yung mga anak mo. Huwag ka nang mag-asawa. Nang magtrabaho ka na lang at buhayin mo na mag-isa ang iyong mga anak. Baka ganyan na naman maging kapalaran mo ako pagka ikaw eh nag-asawa pa uli. Ayan nga po, nagliligpit na po sila. Na ipag-aabang na po natin ang bus para po sila ay makauwi na ng Aurora Isabela. Na binigyan na po natin sila ng pamasahe. Ayan po. Ayan, tinanong ko nga po pala sila kung kumain na. Eh, busog na raw po sila. Eh, halika ka ako kayo. At pag may meriendahin ko pa kayo doon, eh sabi na huwag na raw. Pero ang ginawa ko na lang po, pinagkapi ko sila, binilan sila ng balot. Ayan. Meron din naman sa kailang nakakitang babae, binigyan naman din po sila ng mga tinapay. Ayan po sila. Nagkukuha na po sila din dyan, nag-aabang na po. Ayun po yung homeless na tinutulungan po natin. Ayun po, pinag-aabang na rin po sila ng bus. Siya na rin po ang pumapara ng bus. Ayun po si Ate, tsaka yung mga anak po niyang maniliit. Tsaka po yung kanyang dalagita. Ingatan mo Ate yung mga anak mo. Kagaganda ng anak mo at gwapo. Baka mapariwara, sayang. Sayang ang buhay ng mga anak mo. Yan na ang future mo. Ay, sabi ko sa kanya, at pag-aralin, ikuha ng scholar, ayan po, ang kanilang mag-anak, kawawang kawawa sa oras na ito, sila Ate Jonah. Sana naman po, ay kukupin po na uli sila ng kanilang mga pamilya. Yun lang po ang ating kayang itulong.